Hi guys, what's up? Welcome back to my channel, Galimi Unay po. Bago na tayo magpatuloy, shoutout po muna tayo bilang pasasalamat sa ating mga viewers. No, kayo din po, doon po sa mga gusto ng shoutout, magsabi lang po kayo. Or kung meron kayong gustong ipapromote dyan na channel or page, magsabi lang po kayo at gagawin ko po yan para sa inyo bilang makabawi-bawin lang, ano, bilang pasasalamat na rin po sa inyo. So ito po. Shout out guys, ito paki-promote po si paki-follow po si ano Dennis Cortez po ang kanyang page ano. So salamat sa iyo, shout out sa iyo Dennis Cortez, shout out Jaime Dakanay. Ayan. Shout out din kay Brian Lumayag. Ito Brian Lumayag, mamaya babalikan kita sa dulo no to. Shout out to Lito Mercado. Salamat. Shout out din kay mga Kulungo Dicer. Ayan. Hindi niya yung tunay na pangalan. Shout out to Roland Gamos. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Shout out din kay Carl Bagundol. Salamat din. Ito makabawi-bawi man lang ako sa inyo. Shout out to Royal. Hindi medyo naputol yung pangalan ng kanyang channel dyan. Shout out Balvin Ayuman. Thank you po sa inyo ha. Shout out din Alex Cruz Senior. Idol pa, shout out naman sabi niya. Salamat po. At ito, Brian Lumayag. Nabasahin ko lang, sabi niya, dami mo namang putak. Bakit di ka nalang dumiretso sa topic mo? Lagi ka ng ganyan. Few hours lang yata ang habol mo. Ayan, kailangan ko pong sagutin ito guys kasi po sa policy po kasi ng YouTube. Dapat po maging respectful tayo bilang content creator po. Dapat ako po ay magpapasunod sa mga pinasusunod ng YouTube. So, mali po yung ganyan. Dapat maging respectful po tayo. Unang-una po, hindi ko po ako naghahabol ng watch hours dahil ang channel ko po ay monetize na. At isa pa, siyempre, Mr. Brian Lumayag, hindi naman po pwedeng, halimbawa meron akong content, error coin. Pag intro, sasabihin ko na lang pag sa inyo na ganito, guys, meron po akong error coin. Ayan, tignan nyo po. Error coin yan. Bye-bye. Hindi naman po pwedeng ganun, di ba? Dapat pinapaliwanag po yan para maiintindihan nyo. Ganun din po sa eskwelahan. Katulad ng sinabi ko na karan, wala pong teacher magsasalita na didiretso sa kanyang topic. Siyempre, magpapaliwanag po yan. Salamat din sa iyo. So ayan, tuloy na tayo sa ating content. Saglit muna tayo sa animista. Ang ating pong coin guys, yung 5 piso no, na year 2001. Meron kasi akong 5 piraso nito. Yung isa dito ay error coin. Nakita ko siya nung nakaraan linggo pa eh. Pero ngayon ko lang siya nagawa ng content ano. Ayan. At meron nga pala ako napansin guys, doon sa namista pwede po kayo magtanong doon. Kung meron kayo napapansin sa mga coin yung hawak, pwede nyo po i-comment doon at itanong kung meron kayong mga napapansin kakaiba. Kasi idadagdag po nila yan doon kapag sila ay nag-update katulad nung nakakita ko kanina. Hindi ko lang siya na-record. Meron siyang tinatanong about doon sa parang mint mark eh. Sa mint mark na nga 5 piso. Tapos may sumagot doon, sabi, maaaring idagdag daw nila yon sa comment pag nag-update. So ayan. Ito, konting review lang tayo no. Ito kasi yung die one eh. Yung nasa unahan na yan. At sa aking pagkakalam, mga 5 piso na 2001 ay die one lang po yan. Kasi meron ako 5 piraso dito eh. Yan. So diretso tayo. Tingnan natin yung year na 2001. Kailangan ko pang i-cancel para bumalik dito. Ayan. Year 2001. Scroll lang natin guys. Year 2000. So ito na year 2001. Medyo mataas ang mintage nito, 19% kasi siya. Tapos yan, obverse wala lang siya, wala siyang ibang obverse no. At may maganda na ang value nito. So very good, 8 na eh. Fine, 22. Very fine, 17. At sa extra fine, 70 pesos na. So maganda na ang palitan dito sa namista nitong year 2001 piso. 5 piso. So balikan natin yung mga coins para makita niyo yung error na sinasabi ko. Ito tayo. Lahat po ito year 2001. Baliktarin lang natin para makita niyo po. Year 2000 ka na. 5 piraso lang ito.
Ayan, yung apat na yan, pare-pareho po yan. Year 2001. At kahit dun po sa may reverse niyan eh. Pakita ko sa inyo, guys. Para mas malinaw, ano. Ayan po ang error na itong nag-iisang nakabukod na yan. Ayan. Pakita ko sa inyo. Pare-pareho po yan. Ayan yung normal coin na walang error. No? Die one siya. Ayan. Tapos itong isa na ito. Ito ko sa inyo, year 2001 yan. Ayan. Year 2001. Ito po ang error niya. Close-up natin ha. Yung pong cogwheel, ano, manipis po yung cogwheel niya, ano, malayo yung agwat niya doon sa may inner circle. Yan, naging error po siya. Dapat yun na medyo nakadikit doon sa may inner circle niya. Ayan. Ang, ano, ang natural is makapal. Ito yun, yun. Itapat ko lang. Ayan. Medyo makapal po yung cogwheel ng normal na coin natin. Meron din tong isa. Isayin natin para makita po ninyo. Yan o, kita nyo po guys. Itong pangatlo. Di po ba? So namumukod tahang itong nag-iisa na to eh. Yung error queen ko eh. Ayan o. Pansin nyo na po. So ayan siya. Yan ang naging error niya at hindi lang yun. Maraming error tong coin na ito eh. Sa lettering niya, may mga error din dyan. Pero di na natin isa-isayin yan. Dito sa harap, ganun din po. Lalo na, yung pangalan ni Emilio Aguinaldo. Imbis na naging Emilio Aguinaldo, Emilio Ginaldo. Zoom natin para makita nyo. Nawawala yung letter A sa pangalan ni Emilio. Naging ano na lang. Ginaldo na lang. So, error din po yun. Oh. Spell, kung tawagin ano. Ayan siya. Year 2001. Hindi nakagandahan yung condition nito nga barya na to eh. At hindi lang yan, tingnan nyo yung letter P niya, error na rin. At yung S, yung S niya imbis na naging S eh, parang naging ano na eh, uod na eh, no? Error din po yan. Tapos guys, yung number 2, diba? Error din siya. Ayan. Kawawa naman itong barya na ito guys, napakadaming error. Pero para sa akin, collectible po ito. Kaya itatago ko ito. Dahil hindi po lahat ng barya na error ay kagaya nito. So ayan na po guys, sana nagustuhan niyo yung content natin na yung error coin na year 2001 na 5 pesos. So sa mga bago lang dyan dito sa ating channel, subscribe po kayo at i-on ang notification bell para palagi po kayong ma-update. So maraming salamat pong muli. Until next time guys, God bless you all. Pagpalaki po kayo. I'm out.